malinaw na sa aking mga mata kung sino ang tunay na pangit. Ikaw at ang pag-uugali mo. Hindi na ako babalik dahil mahihirapan lang ako. Bakit, Chesa? Dahil mahal kita! Umalis ka na! Narekomenda ka sa akin ni Melchor, kaya may tiwala ako sa'yo. Ang reaksyon mo pagkatapos sabihin ni Angelo Soriano na hindi siya magkakagusto sa isang pangit na katulad mo. Oo, yun! Bakit ka ba hinahabol ng mga tao? Kailangan po kasi sila sa akin. Magkita na tayo. If I remember it right, sa airport. Hindi ko na po yung pangalan mo. Chesa po. I'm Rhea. May naisip ka namang paraan para maayos itong gusot na to? Even if it involves Chesa? Ito ka ba nakatira? Oo po, malapit na po kasi yung bahay ko dito. Bilang, sinong kasama mo sa bahay? Ang nanay ko po, tsaka lola ko. Pwede ba silang makilala? Oo naman po. Excuse me. Hello? Yes, yes, pauwi na ako. Honey, may hinatid lang ako. Okay. Ako asado. Sige, ikaw asado. Chesa, makita na lang tayo ulit. Sige po, salamat po ulit. Ako bola-bola. Sige, tapos isang asado man. Chesa. Damihan mo ang sauce, ha? Oo, parang masarap. Oo. Hmm. Magkano ba yan? Pasok. Alam na ni Nanny Sean yung nangyari dun sa restaurant. Pasensya talaga, Melchor, ah. Unang araw pa lang ng trabaho ko, kinailangan ko nang umalis. Okay lang yun. Naiintindihan naman ni Nanny Sean yung nangyari. Basta, pag gusto mo ulit magtrabaho, kausapin ko yung kaibigan ko. Hanap ang itang ibang trabaho. Salamat na lang, pero ayoko na muna. Siguro, hindi mo lang maglalabas ng bahay. Bakit naman? Hindi naman sa ayoko magtrabaho, pero masyado pa kasing sariwa yung naging balita sa amin ni Angelo. Tsaka mas nakakabuti yun para makaiwas ako sa gulo. Sige, ngayon ang gusto mo. Basta, pag sumagtrabaho, sabihin mo sa akin, ha? Jeka! Buksan natin yung TV, dali. Bakit ka pa nagmamadali? Nagpatawag ng press conference si Angelo. May importante doon siya announcement. Wala na ako kay Angelo. Wala nang pakialam sa buhay niya. Kahit malaman mo na tukol sa'yo yung sasabihin niya, salamat po at dumalo kayo sa invitation ko. Tungkol saan ba itong press con mo, Angelo? May kinalaman ba ito sa hate page mo sa Facebook at sa Twitter? Is it true na nagkabalikan na kayo ni Cleo Salcedo? Guys, kaya pinatawag ni Angelo ang press conference na ito ay para sagutin lahat ng katanungan na yan. Ngayon, pwede ba before we proceed with the Q&A, pagsetay muna natin siya? Angelo? The real reason kung bakit ako nagpatawag ng press conference ay dahil gusto kong humingi ng public apology sa dati kong personal assistant na si Jessa Santiago. Jessa, if you're watching this, I'm truly sorry for what I've said and done. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Sorry sa lahat ng ginawa ko. Now that you're gone, I realized that I really miss you. You're always there for me. Please forgive me, Jessa. Kahapon, nalaman ko na yung sa'yo. Ano naman to? Sino nagpalit ng channel, ha? Soap opera na naman yung pinanunood ninyo. Ibalik mo nga sa news yan. Ayan. Get it, Angelo. At we're sure na tatanggapin ni Jessa ang iyong apology. Pero ang malaking tanong dito, Angelo, kung mag-stick ka pa rin ba sa sinabi mo earlier? Na hindi ka maaaring magagusto sa isang pangit na kagaya ni Jessa. Hindi naman ganun po ang pagkasabi ko. Pero yun ang meaning ng words mo. So, hindi ka ba talaga maaaring magagusto sa kagaya niya?
Well, maraming good qualities si Jessa na maaaring magustuhan ng isang lalaki sa kanya. You're evading the question. Would you or would you not fall for someone like Jessa? Well, the answer to your question is yes. Yes to what? Yes, na maaari kong magustuhan si Jessa. You're still single, hindi ba, Angelo? Yes. If you're single at sinabi mo rin na pwede mong magustuhan si Jessa, ang ibig bang sabihin nito, balak mo siyang ligawan? Yes. Would you or would you not fall for someone like Jessa? I would. Narito lang ako, naghihintay sa'yo. Tungkol saan ba itong press con mo, Angelo? Chiki, nananaginip ba ako? Aray! Yun ang pruweba na hindi ka nananaginip at totoo yung napanood natin at sinabi ni Angelo na pwede kanyang magustuhan at pala kanyang ligawan. What? Angelo, you better pick this up. Hindi ako mapaniwala. Dapat lang hindi ka mapaniwala dyan. Dahil puro kasinungalingan lang yan eh. Negatron ka? Tumahimik ka nga. Wala ka bang bilib dito sa kaibigan natin na pwede siya magustuhan ni Angelo? Hindi yun ang sinasabi ko. Eh ano? Ano sinasabi mo? Basta. Puro kasinungalingan lang ang ilo na yan. Naipit na ako. I had to say something. So you were just lying kung sinabi mo sa press na pwede kang magkagusto kay Jessa. Kung ano pa man yung sagot mo, that's beside the point. For sure, guguluhin ka ng mga yan ngayon. Maghahanap sila ng proof na totoo yung sinabi mo. I know. Kailangan ko lang protektahan ang image ko at ang career ko. How do you plan to do that now? Well, gaya ng sinabi mo, I have to prove to the press na totoo ang sinabi ko sa kanila. Then you have to sell it to them. Sinugot ka na ba ni Angelo? You are so very happy and you want to splurge on shopping. Not yet, but soon. OMG, someone just tweeted me Cleo. It's about Angelo and that's Jessa. What? Yeah. Hello, Tita. Cleo. Oh my God, we have a big problem. I just saw Angelo on the news. Sinabi ba naman niya, willing siyang ligawan yung pangit na Jessang yan. Can you believe that? No! Nagsiselos ka lang. Oops! Sorry! Nag-aaral lang ako kay Jessa. Jessa, huwag ka masyadong papaniwala sa mga sinasabi niya. Pero kasi nung ilo lang yung Angelo na yan eh. Ano nang gagawin mo ngayon? Saan? Kay Angelo! Pagkatapos ng mga sinabi niya kanina sa TV, hindi ka ba lang ba magti-text o tatawag? Chiki, ba't ko naman gagawin yun? Malay natin kung totoo talaga ang sinabi niya. Mahirap nang umasa ulit kasi baka masaktan na naman ako. Kung sa bagay, naku, kung nagkataon, pagpipestahan ka na naman ng nanay at lola mo. Buti na lang wala sila dito, hindi na napanood yung presko ni Angelo, kundi tsak, aasarin ka na naman ng mga yun. Pero ako, sobrang excited for you. Ikaw de. Oh. Come on! Kilig yun ah.
Esmeralda! Oh, Esmeralda! Oh. Naku ha, sikat na naman yung anak mo ha, si Jessa! Naku, halong sikat. Sabihin mo, matagal na siya hindi nasisikatan ang araw yung mukha niya. Ito talaga! Ikaw to'y nababanggit yung pangalan ng anak mo, lagi mo siyang nilalait. Parang hindi ka naman niya nanay! Hoy, kayong mga chismosa, pag-chismisan nyo na lang yung buong barangay, hindi yung buhay ko ha. Eh, ano bang sinasabi niyo tungkol kay Jessa? Naku! Huwag daw pag-chismisan. Tapos, interesado naman pala. Si Angelo Soriano, sinabi sa TV na pwede raw niya magustuhan yung anak mo. Diba? Oh, napanood ko yun, ha? Oo, talaga. Narinig mo yun, ma. Overdose lang sa chismis sa mga yan. Oo nga. Pabangag. Pabangag naman. Ma! Ma! Magandang gabi po. Nandiyan po ba si Jessa? Oh. Ay, oo, nandiyan. Hindi ka iyo. Jessa! 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 Magandang gabi sa'yo, Jessa. Para sa'yo. Halika nga rito, halika nga rito. Hindi ka ba nakakahalata? Ano? Eh, hindi makapag-usap yung dalawa. Dahil na-OOP sa'yo. Diyos ko, ma. Napaka-90s ng OOP na yan. Naku, kahit na pa ng anong tawag dyan. Ah, ano? Eh, syempre. Hindi makapag-usap yung dalawa dahil hindi nga makadiga si Angelo dahil nandiyan ka. Diga? Ah, yan ang classic 90s. 1890s. Nakakadalawa ka na sa akin, ha? Tumigil ka nga dyan. Ah. Hindi ka ba curious? Bakit? Bakit nga? Bakit nandito si Angelo? Ay, ako, masanay ka na nga. Para talagang bumaliktad na yung mundo. Yung mga pangit na kagaya ni Jessa na ngayon ang nililigawan. Mm-hmm. Bakit naman? Endangered species na ba yan? Anong endangered species? Eh, naglipa na nga yung mga pangit sa mundo. O kaya nga. Oh. Eh, bakit ba nandito si Angelo? Huwag mong sabihin na baliktad na ang mundo dahil hindi ako binibigyan sa tsuri mo na yan. Sorry kung hindi ko na nasabi sa'yo yung tungkol sa nangyari kanina. Eh, talaga lang sigurong mas malakas ang loob kong humarap sa press kaysa sa humarap sa'yo. Angelo, isa lang naman ang gusto kong malaman eh. Kung totoo talagang sinabi mo kanina, pwede ka talaga magkagusto sa isang gaya ko. Nabalak mo akong ligawan? Jessa, nandito na ako sa harapan mo. Hindi ba sapat na katibayan yun? Tatakot ako, Angelo. Kaya kong kayanin lahat ng sakit sa katawan. Pero pag ang puso ko nasaktan, hindi ko kaya. Hayaan mo akong ligawan kita, Jessa. Para mas makilala mo ako. Para mas makilala natin ang isa't isa. Saka ka na mag-isip kung patitiwalaan mo ba ako o hindi. Salamat sa patitiwala mo sa akin, Jessa. Inamin ng model-turned-actor na si Angelo Soriano na may possibility siya naman po sa isang PA. I'm talking about that Jessa thing. Nakukorek ka dyan, Maret. Alam mo ba? Oh. Nang dahil dyan sa ginawa niya, marami ang nag-react at humanga sa kanya sa Facebook at sa Twitter. Actually, trending na sila right now. Correct. Nabasa ko yung tweet na yun. Nakakaloko. This is beyond weird, tita. Have you talked to Angelo? What is he planning ba talaga?
Iha, he won't pick up any of my calls and he's not answering my texts. You and I are just as baffled as each other here. Surely he's not serious. Naliligawan yung Jessang yun. I have no idea. To be honest with you, Cleo, hindi ko na talaga alam kung ano mga tumatakbo sa isip ng anak ko nowadays. I have to do something. We have to do something, Tita, to stop this nonsense. And what do you suggest we do, Iha? Something na matagal ko na dapat ginawa. Something that Angelo would love. Really? Maraming salamat po at tinanggap niyo po dito sa bahay ninyo. Aling Esmeralda, Lola... Ay, nako, don't call me Lola. Call me na lang Tita, Tita Concha, okay? I'm not that old, you know. Tita Concha, magandang gabi po sa inyo. Eh, magandang gabi naman. Jessa, yes. Gusto na ako. Pala, bukas, may gagawin ka ba? Pala, walang gagawin niya bukas. Di ba, Jessa? Wala siyang gagawin. Sakong-sakto. Oo. Oh. Gusto ko sanang iyain si Jessa para lumabas bukas eh. Oh. Okay lang po ba sa inyo, Aling Esmeralda? Ay, kasi maraming... Hindi, nako, hindi kami tatanggi. Okay na okay yun. Oo. Oh. Kung ganun po, maraming salamat. Oo. Oh. Jessa, I'll just call you tomorrow. Yeah, bye. Good night. Ka lang. Okay. Kanina ka pa dyan. May crush ka kay Angelo? Esmeralda, this is young love, sweet love. Hindi ka ba excited? Young love, sweet love. Oh. Ibang ko sa'yo. Oh, aray, corny. Hoy. Hoy, natulala ka na dyan, ha? Siguro ginayo mo si Angelo, no? Hindi po. Eh, bakit hindi natakot na halikan ka? Ha? Hindi ko po alam. Saka pa? Oh. Bakit? Do you like my surprise, Angelo? I am all yours. Meron akong nakilala. Parang bait-bait ng bata. Ang gaang ng loob ko sa kanya. Uy, pangit. Tumabi-tabi ka nga. Yung date mo ata hindi tumitingin sa dinadaanan niya eh. Happy birthday! Eh kung sabihin ko sa yung mga pangit ang tipo niyang si Angelo, magugustuhan mo pa rin ba siya? Are you serious? That girl must be the ugliest girl I've seen my entire life. Angelo, ito ang pinakamasayang birthday ko. Ay, alam kong lulukohin lang siya ng anghelo na yan. Salamat din at hinayaan mo akong makasama ka sa birthday mo.